isip ko, akala ko parang walk in the park lang to, pero hindi pala. Feeling ko magiging tikdikan to. Sana makasabay ako, nadehado pa ako eh. Kaya ewan ko, tingnan natin. Walang mabababae dito man. Talagang battle kong battle. Hindi ko na nga naalala minsan na babae pa ako eh. Lax! Tang ina you. Kaya mo, saan linggo kitang wallpaper? Ngayon mapapalitan na. Pero hindi, I love you so much. Mapapansin na rin kita after 1 month. Nandito pa rin, TIU Theater Makati. Pang-apat na laban ng gabi. Nandito na tayo sa mga isa buhay quarter battles. Flat up mag-iay para sa parating nating laban. Oh. Rest in peace ulit kay Chaos at naikiramay po kami sa lahat ng pamilyang naiwan niya, pati na rin sa Oblox. Shoutouts din pala kay Arjun Amarile, kay Gareth and Playboy, kay David Balmeo, kay Jesus Doro, kay Apro, at lalong-lalo na kay Sir Day. Sa lahat na rin ng mga sumusuportang tunay, pati na rin mga represent collabs. Sa kanan ko, Pasig City represent para sa inyo. Mag-iay tayo lahat para kay Harlem. 9:15 na, late na naman ang login. Gabi na pero traffic, tas nag-yossi pa sa may lagi. At sa kaliwa naman, galing pang Binangonan Rizal, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Luxuria. Ayan nyo akong patunayan na ang kasarian ay wala yung kaugnayan. At happy birthday nga pala kay Don Diego, aka Tala ng Uprising. Nanalo ng coin toss si Luxuria. Pili niya mauna si Harlem. Tig-dalawang minuto dapat. At tournament battle to, pito ang hurado natin. Pahinggan natin unang barat, Vuelta Balentong 9. Harlem. Alam mo na nakikita ko sa'yo pag bumabattle ka? Na isa kang ugly motherfucker na toxic. Alam mo ba't kakamash ni Puting Kalabaw? Kasi mahilig siya sa yaya na exotic. Mukha ka lang pitbull ako sa battle ng bubuli. Tawagin niyo akong isdang halibut pag tinampal ko itong pusi. Kasi kahit di ko pa nakikita yung utong mo, alam ko na kagad na maitim. Kahit di mo ibuka yung singit mo, alam ko na kagad na madilim. Di ka dapat kantahan ng awiting Sun and Moon ni Anis. Mas bagay sa'yo, alam mo kung ano? Pakuluan sa Star Anis. Di ka pag nanasaan na sibakin kahit pabatakin ko ng isang bulto si Aklas at JD. Nung pumunta ka sa concert ni Martin Rivera, di niya kinanta yung Be My Lady. Ikaw lang ang battle MC. Namuntik na ma-rape si Don Paumen. Nung nakaraan na ahon sa Batangas, pinasok mo yung kwarto nila kahit sabi sa'yo ni Don Pao, don't come in. So paano ka magkakabayag na lumaban sa akin kung alam mo sa sarili mo na lame ang baon? Nagmamaganda pa, feeling niya, gagangbangin siya ng mga MC nung nakaraan na ahon, yung mga Mindanao MC, gusto niyang turuan ng How to Train a Dragon. Tapos nagpipiling pa to. Nakamukha niya daw si Ann Mateo. Oo, yung girlfriend ni Shehi. King Ina Molax, mas mukha kang hardinero ni Mateo Godicelli. Kasi, pag gusto kong badipin si Shehi, yung pick mo, akin lang ipi-PM. Sa butas ng ilong mo, kasha titi ng three men. Kasi,
Si paano? Sa laki mong iya, tas ang hilig pa nito mag-post sa Facebook na kesyo, pas na po ako sa panlalandi. Puta, kala mo talaga meron sa kanya nakakante. Kahit kailan, wala naging interesado na tanungin ka kung saan ka punta. Anong tudamun-tudamun? Tang ina mo, Lux, umuwi ka mag-isa. Sa laki mong yan, siguro nasalisihan ng kapre sa kwarto ang iyong inay. Ang paborito niyang posisyon, 4 sa interbarangay. Kakantutin ko babae mo, tapos wala kang magagawa. Putang ina. Di kayang kantutin kahit ni Nate man to. Ultimo si Santa Claus, di kayang pasukin yan chimenea mo. Kasi yung pepe mo, sa daliri mo, dalang-dala na. Tama lang na masanay ka ng kakapinger kasi tatanda kang dalaga. Kaya ka di magkajowa kasi bukod sa pangit ka, pangit din pati pag-uugali mo. Kung kilig kinakilig ka dun sa round 3 ko kay Saki, si Saki diwing-diwi sa round 3 ko. Tangina kasi. Kasi, oh, kapatid kita sa larangan, pero sa totoo lang, di tayo medyo close. Yung kabubuhan at katangahan mo ngayon sa battle rap, ngayon aking i-expose. Kasi kung tatanungin nyo ako, kung magkakajowa ba ito si Lux, sagot ko sa inyo, only heaven knows. Yung ina mo lang kakantot sa'yo kahit maging isa buhay champ ka pa hanggang sa abutin ka na ng menopause. Tatanda kang malungkot at walang kasama sa buhay. Tanging kabubuhan mo sa battle rap ang magiging kasama sa hukay. Wala kang mahanap na mag-aalaga sa'yo pag tumanda ka at nagkasakit ka kung kaya't kung ako sa'yo, sagutin mo na lang si Legit TV habang hindi pa huli ang lahat. Time. Walang balang, sorry ha, pakinggan natin! Yo! Check! Feeling ko daw lahat ng lalaki nagkakagusto sa akin. Bakit kasalanan ko ba ko sila na mismo yung umaamin? Tas kamukha ako daw si Ann. Tangina nito. Bakit parang kasalanan ko? Ba't parang kasalanan ko pa? Isa pang Anvi Mateo, ipapademanda kita. Tapos sabi niya wala daw akong jowa. Nakingilap ako sinong jowa ko gago. Pasensya na lang, pero hanggang tropa lang tayo. What are you doing, stepbrother? Di ba dinamay mo ako buong round trip mo kay Zach? O tignan nyo, ninenervyos na! Bakit daw sa dami ng MCs siya pa yung napili ko? O bakit nagsiselos ka? Siya daw ang hari ng slant rhyme! Self-proclaimed! Umaastang king pero uncrowned pa din siya! Nakakapagsuot ka lang ng crown pag galing Crown Manila! Simula nung sabi niya, magaling daw siya sa slant. Kala mo grabe yung epekto. Bulol niya eh! Kaya hindi mo masabi ng diretsyo. Simula nung nag-slant rhyme si Jackie, yan na yung bukang bibig niya. Takot ka bang ma-defeat niya? Kaya ba slant ka ng slant kasi alam mong tagilid ka? Mapa-achievement sa battle, maski hanggang sa cyber, sa kimnak ka mag-anak nakikipag-agawan sa title. Pag yung salita may tunog na, i-rhyme niya sa, bruh. Pinagmamalaki mong slant rhymes mong kinuha mo sa rhyme zone. Binibili nyo naman kahit overrated, bagong release lang ng iPhone. Tingnan ko kung dito mag-back to start, parang nag-click ka sa my home. Basta nag-click kahit dragging, ngayon delete itong icon. Gagamit yan ng mga complex na salita para magmukha lang to na bright din. Agree naman kayo kahit hindi naintindihan yung terms na parang contract signing. Ang daming paligoy-ligoy, kala mo naglalaro ng maze. Magbigay lang yan ng group of words, nakakatanggap na ng praise. Tapos sasabihin mo, magbigay lang yan ng group of words, nakakatanggap na ng praise. Ano judges, payag kayo? Magbabanggit lang ng favorite movies hanggang semis itong gago. Hindi na sana tayo nag-battle. Nag-Netflix na lang tayo. Babana to ng mga. Pag ako nag-bars, nagwawala. Geiger counter sa Chernobyl. Yung pagkakasunod ganon. Yung mga tao naman, wow! Napanood ko yun! Sige, gawin natin yung ginagawa niya. Returns ko laging inaabangan. Letter ng postman, aking internals, high value. Seller ng organ. Kaya ko din gawin yung ginagawa mo ng much better pa po dyan. Anong akala mo sa akin, bata? Esther ng orphan? Magbabanggit na tungkol sa movie, tas gagawa ng remaker. Paano hindi yan aabangan? Eh para lang yan, trailer! Habang round 3 sequence, nakipagtalo pa nga yan. Dapat dito nire-refrain. Parang hinuli ng walang warat bago mag-bars, nag-i-explain. Check niyo yung BP.
Baka meron ng high blood pressure. Pag ako pumatay, walang warning-warning. Silent killer. Ba't ka sumasabat sa hindi mo time? Para magbigay na statement, dapat dito sa feeling sick, i-confine. Para maging patient. Hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. BP, feeling sick, confine. Teka, isipan ko lang saglit. Kailangan pa palang isugod to sa ospital bago mag-admit. Nakalusot ka sa sequence, pero di sa next mo na rival. Umabot ka man dito, wala na. Dead on arrival! Anong sinasabi mong tumawa pa lang ako? Ang ina mo, mag-ingat ka sa sinasabi mo. Nanonood yung asawa ko. Pinang-inang. Tapos sinasabi niya, siya daw si Estev. Well, parang hindi to fair. Estev ka lang, ako Estier. Estier? Sige. Alam mo, kahit babae ka, may mga bagay ka na, na kayang gawin na di ko makakayanan. Kahit may pepe ka, di ka madaling butasan. Ako, kabisado ko na ang art of war ng battle rap. Kaya kong dumigma gamit letra. Ikaw, kaya mong sumabak sa gera. Kahit may regla. Tangina, yan ang tunay na battle MC. Habang nilalait mo, mas lalo kang bibigyan ng masakit na tugon. Kaya niyang bumars, kahit masakit ang puson. Kaya niyang lumamon sa battle ng mga MC, ng mga wak, bano at noob. Palumpalo, bumitaw ng retens kahit kumikirot ang palopian tube. kahit pag natapat sa tamang araw ng buwan, kahit hindi dikdikan yung laban mo, nagiging madugo. Kahit di mo kabuanan ngayon, may tatagas din naman na dugo sa'yo ngayon kaso nga lang sa bungo. Kasi di lang pepe mo, pati mukha mo ngayon mangangailangan ng pasador. Nung sinabi mo na crush mo si Lip Cram, gusto ka niyang ihampas sa door. Papaputokan kita ngayon ng bara kahit di nagjajakol dito sa isa buhay ng flip top. Naghahanap ka ba ng pamper time? Pues I'm wrapping your shit up! Kasi hindi ka lang dapat burayin sa kasaysayan ng battle rap, dapat pitikin ka din sa clitoris. Di ba? O babae din naman ang mga dahilan sa ipagbagsak ng ilan sa greatest men in history. Parang Samson at Delilah, Adan at Eva, Johnny Depp at Amber Heard, Will at Jada Pinkett Smith. Di mo pa gets? Di mo ako mapapabagsak ngayon kasi alam ko nang toxic ka in a relationship. Kaya I'm just stating the facts, Lux. Di naman ito personal matter. Alam mo ano tawag sa mga pusing tulad mo sa game na to? Cervical cancer! Kaya, kumpagat ko sa round 1 ko about sa menopause mo, ngayon naman about sa regla sa kike mo, par. Pagkatapos ko pa ikut-ikutin sa rounds ko, tong bitch na to, pati ovulation mo magiging irregular. Kasi, every queen deserves a crown, pero it's about how you hold yours. Bago mo gawin sarili mo, na reyna, ina mo gawin mo muna yung household chores. Kasi yung ganyang IQ sa battle rap, puta lax, walang puwang sa eksenang to. Sige nga, bukod sa pagiging babae na battle MC, ano pa bang kina-special mo? Remind lang kita ha, kaya ka nandito, kasi kaya mong sumabay. Hindi humigit ha, sumabay sa mga makatang may betlog. Pero kung naging lalaki ka talaga at same skill set, gago, matagal ka nang naendo. Kaya kung napanood ko rin yung laban yun ni Nico sa sunugan, ang ina, minsan ka na nga lang magkalaban na maganda, e natabunan pa nung bromance ni Apok at ni Akata. kaya ang swerte ko pa din kasi ang malas mo talaga. Kasi bukod dun, wala akong nakitang may maganda kang ginawa sa battle simula nung ikay na panood ko. Alam mo, ano pinakamagandang ginawa mo para sa battle rap? Tinigil mo yung production ng bagoong mo. Binentahan mo ako nun sa barracks, di ba? Oh, pagkakuha ko nun TF mismo, sabihin mong that's not true. Tinikman ko siya, hindi naman siya ganun kasarap at di din kasama. Mid lang, just like you. Kaya naman, wala pang bumili sa'yo na bumili ulit. Kung may bumili sa'yo sa battle rap, ngayon walang bibili ulit. Walang recall yung bars mo, tas madalas reach pa yung mga wordplay. Walang gustong kumantot sa'yo kahit ikaw pa yung naglalasing-lasingan na bitch na may birthday. Wala kang tumatak na linya kahit kailan. Wala akong narinig sa'yo na quota balls. Kung same shit on a different day lang din naman ipaparinig mo sa'kin, tumigil ka na lang sa kakarap, por favor. Punchlines na dala ko, compact. Bodybag na dala ko ay portable. Sa tuwing ina-upload yung mga laban mo sa YouTube, si Legit TV lang ang bukod danging habang nanonood, nagjajakol. Follow ang banat, pahinga natin!
Yo, yo, yo! Tinitira na naman yung business ng bagoong ko. Tawag kaya ng boss mo. Bumabattle kaya naman daw, hindi mo pa sinasagot yung calls mo. Tapos sinabi niya, nandito daw yung asawa niya. Nagyayabang pa, pre. Gusto mo tawagin mo dito sa gitna, magpagandahan kami. Sa bahay. Hoy, Ninong Rhyme! Yung laban niya ni Masta, angas talaga. Sabay tinalo lang ni Masta, Masta nga ka. Pinupunan mo pa yung pangalan niya, naka ng pota. E pangalan mo sa Facebook, Harlem T. Kaya pala, boba. Pinapaulit-ulit lang niya yung wala kang dep. Mula round 1 hanggang 3rd. Masyado mong inabuso yung dep. Amber Heard. Tapos nambubugbog daw to ng asawa. Patulfo na natin. Kung ito naging asawa ko, malamang ikaw ang bugbog sa akin. Sabi niya kay Master Fit, huwag mong ina-underestimate ang isang katulad ko. Dahil kahit sa asawa ko, underrated ako. Sad boy yan. Kala ko pa naman sa battle talagang bad boy na. Inaasar mo si Sequence na lover boy, pero sad boy ka. Hindi ka ina-appreciate ng misis mo. At tinitreat in the right way. Ganto yung mga nai-insecure na boyfriend kapag hindi minamay day. Di mo kayang maging good husband. So sino ang tanga? Kakasugal mo, pati relasyon nyo, sinugal mo na. Tapos, gusto mo ko iba sa battle i-dominate? Dodong talaga? Bobo, tanga ka! Paano ka magiging top kung bottom ka pala? Huwag ka nang magpaka-dominant, ikaw ay pang-submission. You'll see this woman on top, that's gago position. Sabi niya sa comeback niya kay Romano, mabalik lang daw niya si Juan Tamad, willing siyang ibalik lahat ng na-earn niya. E ba't nandito ka pa rin? Di ba nga nag-return na? So tiba-tiba ka na ulit. Kasi nag-return na yung best friend. Yung pinagkakitaan niya, bumalik. Return of investment. Tapos sabi niya kay Sequence, no offense kay Jay Black, pero kung di nakachamba sa akin si Zen Luke, ako ang champion ng 2021. Frustrated motherfucker! High class ka yan? Paano di kasi nakalampas, kaya ng bypass na lang? Bitter ka ba? Porque siya yung tinanong ko ng single ka ba? Di ba sabi mo natalo ka doon dahil di kita binoto? Tangina ang kulit! Gusto mo i-judge ko ulit? Ang pangit ng round 1 mo! Yung wordplay ni Unico, yung wordplay nito galing pa yata kay Unico, sabi niya, sinasalang mo sa battle bars mo. Pero nung aking sinala, uwi, kain! Strange! Ano sabi niya? Sinala? Strange! Nakipagtali pa to sa amin na sa kanya daw dapat yung round 2. Hindi ko mag-hits. Tapos na nga, panayhirit pa ng round 2. Nabitin sa sex? E tumatak lang niya na linya doon. Aking bara hits the high notes parang tinamaan G-spot ni Mariah. Pwede man, pero kung malakas ba yung bars niya tungkol kay Mariah? Carry lang. Tapos buong round 3 mo tungkol lang sa pagjaja ko ni Senlok sa picture ng babae. Hanggang ngayon, di maka-move on. Masyado po ba nabitin? Kung di ka nadaan sa look, pas ngayon makuha ka sa tingin. Tapos paano naging magaling ka sa crowd control? Eh sabi niya kay Damsa, oh, wala akong R. Pero sa battle na to, ako ang ilis. Walang nag-react. Kasi to, biglang nagalit. Huwag ka lang mag-rebat. Panay reklamo pag walang nagre-react. Dapat dito may deduction. Allergic ka ba? Hindi naman. Kaya pala, walang reaction. Feeling mo, di pa rin sapat. Kahit na sinusubukan, jowang inantok sa video call, nagagalit pag tinutulugan. Tayo muling para at our life, pakinggan natin. Ang inam to, nakikipagmagandahan pa sa asawa ko. So tingin mo, mas better ka na? Alam mo, ba't di ko siya minamay day? Kasi from ever ko siya. Kaya tangina mo, huwag mo akong gagamitan ng mga bars mo na may halong sexuality. Sensya ka na, Lux, ha? I'm not into bestiality. Huling nag-round 2 ka sa isa buhay.
Na-upset mo si Batas. Same sinabi na naman ba, pwakit parehas mahaba ang balbas? Parehas may reference game, parehas veteran, so same din ba magiging resulta ng laban natin? Pwes, ibahin mo ako, bitch, kung nakalusot ka sa Panginoon, ako yung unholing exact na opposite, parang founder titan form ni Evan Yeager, tapos tatapat mo sa isang Evan Brokovich, kampo ko, mala concentration camp, tunti ay you, magmumukhang Osowitz. Speaking of Osowitz, alam ko nga ang gula mo yung pagkatalo ko sa sunugan. So kaya, ang ina mo, unahan na kita. Nakesyo, dinabaan, nadbugan ko lang ng tubig yung bata. Sabi mo, dinabaan ko na. Kasi natalo ako ng rookie, nag-aano ng reactions. Pwede ba sa flip-top, wag na natin yan na pag-awayan. Parehas talaga kayong mga babae, ang hilig nyo mag-bring up ng mga nakaraan na pinag-awayan. Pero para sa aking mental health, kailangan kong sabihin to. Para sa akin talaga, yung laban na yun was misjudged. Pero wala nang mas malalapas sa battle rap kaysa sa isang dikdikan na laban tas tong bitch judge. Oh, sinabi ko nga sa laban namin ni Sequence na kung hindi nanalo sa, nakachamba sa akin si Sendlook, ako nag-champion malamang. Isa sa mga rason kung ba't natalo sa, nanalo si Sendlook, kasi ang bobo mo mag-judge. Kung si Plasma at Lance, binoto nila si Lucas. Siyempre, gets ko na yun ang prefer nila na estilo. Tas ikaw, binoto mo si Sendlook kahit nung round 3 ko, puta nangingibabaw yung tawa mo sa video. Ang ina ko makatawa ka nun, wagas! Kala mo sa kinatatayuan niya, majijingle na siya. Sa'yo na nga, pag-judging, pagkaboto niya kay Tessendlook, sabay tanong, single ka ba? O, tangin na ngayon yung sabihin, hindi subjective mag-judge ang putang inang yan. Sige nga, sabihin mo sa akin, saan nakakakuha ng langis ng babaylan? 100,000 at titulo na wala sa akin dahil dyan sa katangahan mo. Kung nanalo ko sa Isa Yung Buhay last year, hindi ako sasali this year. So sana di ako makakalaban mo. Kaya pag dinubog na kita gamit ang mga lalabas sa aking labi na bara, ay patunay lang na sa battle rap, may bawi ang karma. Tas ang hilig pa nito makipag-away sa Facebook. Tas pag nasasawsawan ng fans, naiigingiyakin yung magago. Nakakakapa ka. Putang ina, bobo mo kasi mag-judge pa nung di ka husgahan ng tao. Isa ka sa mga average MC na di maka-appreciate ng mga unique na V10s at bars sa liga. Isa ka sa mga dahilan kung ba't bumabagal ang evolution ng battle rap kasi iyong kinukorap ang judicial system, Malalayla Dilima. Don't get me wrong, ha? Hindi kita hinuhusgahan dahil lang sa ikaw ay babae. Kung di mo masakyan yung trip ko, sige na, baba, pre. Ang ina ka. Kaya, tas napanood ko yung laban yung Nico, kaya ngayon kahit anong gamot pa ang bili niya, tandaan mo, lax tang ina mo, wala pang gamot ang schizophrenia. Kaya kung mag-aabang ka pa sa isa buhay ng mga susunod na battle, sabi ko nga sa'yo, sagutin mo na lang si Legit TV para may jowa ka na, meron ka pang channel. Time mo na yung balad, mag-sorry ako, bahay ka natin. Go check. Liga. Di ba? Pinalo mo sa puwet si Rafian? Pare, ang absurd ha. Nung pinalo ka din niya sa puwet, bakit na butthurt ka? Ginagawa mo ba yan para magmukhang strong tol? Pag ako naghanap ng butas, masakit! Wrong hole! Ikaw na una, tas nung binawian, magagalit ka. Tarantado ka, Breg. Parang bagong silang na sanggol, iyak nung napalo sa puwet. Ano gago sakit? Nung siya hinawakan ng dura, out of place, huwag daw sumagot sa nakatatanda. At your age, sobrang atitas ng English. Uncurtis, sabay sabing do not touch. Hot surface, fuck normies. Manginghipo, tas magreklamo. Fucking bitch, low class. Sige, subukan mo ako, paluin mo sa puwet. I'ma beat your ass. Feeling pro, na walang professionalism. Kay Wilson, nandidistract, tas laging nagde-defend. Yung sulat niya sa will, naging last will and testament. Ano ba yung gulong pinasok mo? Di ko alam kung ba't ka pa hinire. Kailangan pa palang butasan ng will bago mag-retire. Tatanda ka nang di nagcha-champion. Magpahinga ka na lang, dada. Alagaan mo yung mga anak mo. Total sanay ka na pag-iiwanan ng bata. Lagang pinagmamalaki na nauna siya. Tingnan ko kung mag-originan mo ko. Ano to, may privilege pag nauna ka? Early bird promo? Kung usapang patagalan, total yan yung binibida mo madalas. Sige, ako na yung panghuli. Kaya ako din yung magda-last. Sabi niya kay Rafian,
Kung bago ka palang, madali lang magpakita sa battle ng bago. Saka na ako bibilib sa'yo pag nakasampung taon ka na, tas bago pa rin pinapakita mo sa tao. Wow! May time frame! Ano yan? Mind game? Gagi ka, Brig! Lamang ka lang ng ilang taon, pero di ka light years ahead! Matagal na daw siya sa scene. Hindi ko alam anong dapat dong i-brag about. Pinagyayabang na marami siyang experience. Bitch na may high body count. Cut it out! Ano naman kung wala pa akong 10 years sa eksena? You got a problem, mate? Matagal na laos yung veteran moves mo! Harlem Shake! Wala na yung Luxuria na old version. Ito'y naka-update to latest. Hanggang ngayon, sulat mo outdated. Di nakapag-save ng changes. See the difference? Tas didikit? Not even the slightest. Kung di mo pa rin makita, try mo kasing mag-adjust ng brightness. Sigurado baka papalag to. Baka manakaw at mapatap lang din. Tas bigla na lang mag-blackout. Ganto ang lock sa screen. Usapang old school versus new school, hindi na yan matatapos. Pero di porkit bago inaapakan, bigyan niya yan na sapatos. Wala akong ginamit na gasgas na engel. Hindi para patulan to. Pansin niyo ba walang isda? Di ka naman naging tinik sa lalamunan ko. At huwag niyo na daw tanungin kung sino magka-champion ng flip-top at sunugan. Ano? Ang tanungin niyo na lang daw sinong tatalo sa kanya this year. Ako! Check, check. At bago tayo tumuloy sa mga hurado, makikita niyo lang ulit na ginagawa pa rin namin ng bagong video. Lahat ng mga patrons natin, shoutouts po sa inyo lahat. Maraming salamat sa lahat ng taus-pusong suporta at tulong at tiwala lagi sa Flip-Top. Shoutout sa iba't ibang tier. Yung iba pa rin pag live, kay Tristan Van Excel, kay Donnie Taday, kay Mark Luteria ng Tagig, kay JR Anuling ng Flower Horns, kay Clark Monteclaro, at kay Attorney Rustico. Maraming salamat ulit sa inyo at PM kayo kahit kailan kung kailan nyo gustong i-avail yung tier nyo. Shoutout sa Magingay tier, kay J Caps at Team Admin ng Cebu, kay Todern, shoutout sa iyo palagi, kay Ninoy Agsalud, kay Pastor A from LA, kay Richie Aranda, Iggy C, John Paulo Gutierrez ng Bawan Batangas, kay Kevin Belches ng Matalom Leyte, kay Paulo Mendoza, Adrian Adora, kay Roy Ivan Almoguera, Ivy Bellarmino, Tofer Vizcara, Muhammad Abu Jihad Sema, at kay Ralph Largo. Maraming salamat sa inyo. At sa recognized tier, kay Kenley Estrella ng Alberta, Canada, shoutout sa inyo, kay Morris Mempin ng Bustos, Bulacan, at Chicago, Illinois, kay Jans Perez, Yagi Olaguera, at Michael Joe. Shoutouts palagi, Michael Joe. Represent tier, shoutouts na rin sa inyo kahit hindi kasama ng tier nyo to. Pero shoutouts kay Kirby James Tariao, kay Angeline De Jos, kay LL Makahilig, Chad Mateo, at kay Hermel Baloloy. Maraming salamat ulit sa inyo lahat at sana ma-enjoy nyo yung mga parating na laban. Yeah. Welta Balentong 9, Harlem vs. Luxuria para sa Isa Buhay 2022. Mag-iayos pang beses para sa ano ng pareho. Ang boto ng hurado, advancing sa tournament, 7-0. Mag-iayos tayo lahat para kay Luxuria. Young Crown Manila Wake and Bake, Angel Mike Montana, 7.7, Boss Louie. Mamaya na lang yung shoutout sa interview. Anonymous naman, Luxuria round 1. Harlem lacked the intensity nung umpisa, pero nag-pick up eventually. But yun, Luxuria came out swinging agad, ang daming haymakers. Tapos si round 2 naman kay Harlem yun, malinaw para sa akin yung angle niya, yung ganda ng angle niya, refreshing para sa akin at nadali niya just because yan. So tabla coming into the round 3, so nag-boil down sa sino magtatapos ng mas malakas yun. Ang usap sa YouTube pero live Luxuria yan, man. Ang lakas ng tapos. Especially paano nyo tinapos. Pansin nyo, lang binanggit na isda kasi hindi ka tinik sa lalamunan ko. Like, yun talaga yung closer. Yun yung hinahanap ko naman kay Harlem. Yung hindi malakas yung tapos. So, ayun. Lux. So,
binoto ko si Luxuria, actually yung pinaka naging deciding factor para sa akin is yung round 3. Yung round 1, parehong buwelo lang nila yun. Round 2, medyo concentrated sa jokes yung mga rounds nila. So, siguro para sa akin, hindi ko siya mabigyan ng ano, mabigyan ng decision kasi nga parang pareho lang sila nung round 1 nila pareho. So, yung pinaka naging deciding factor is yung round 3 na ayun, doon talaga makikita niyo naman sa video na lumamang si Luxuria sa dami ng punchlines, wordplay, sa references naman para sa akin lamang si Harlem. Kung yun ang usapan, references naman si Harlem. Pero kung stage presence, kita-kita naman sa video na lumamang si Luxuria doon. Rebattles, halos pareho lang sila nung round 1 and 2. Nung round 3, medyo hindi na sila nag-rebattle. And yung round 3, yun nga, para sa akin lumamang talaga sa punchline si Luxuria. At saka, yun na, yung mga wordplays, haymakers, kung paano tinapos yung round, para sa akin, mas lumamang si Luxuria doon. At medyo yun nga, yung round 3 ni Harlem na alam kong parang signature niya, medyo hindi ko alam kung sapat ba yung preparation niya o ano man nangyari, pero ayun man, ganun pa man, props pa rin kay Harlem. Congrats kay Luxuria sa buhay. Yung round 1 kay Lux, round 2 Harlem, round 3 kay Lux. Halos kung punchline count, halos pareho lang naman sila, pero kay Lux kasi mas ano eh, para sa akin mas marami siyang bagong pinakita eh. Si Harlem okay naman, pero yun nga, si Lux yung parang mas nag-stand out talaga, pati yung angles, yung punches. So round 1 and 3 Lux. Ayun, binoto ko si Luxuria. Yung first round, nag-try na mag-joke si Harlem. Sa akin medyo nalaylayan talaga ako sa kanya dun. Kaya binigay ko kay Lux. Second round, para sa akin, yung pinakamalakas na round ni Harlem. Ang problema, malakas pa rin talaga si Luxuria. Tapos yung round 3, para sa akin, Luxuria talaga. All 3 rounds, Luxuria. Hindi din ito yung ina-expect ko na Harlem ngayon. Kumbaga, mas malakas si Harlem yung mga nauna niyang battle. Eh. Kaya medyo nagulat ako na ganun lang yung naging performance niya. Pero si Luxuria, grabe. Binoto ko si Luxuria. Per round, pinuntusan ko. So, round 1, sa round 1 lamang si Luxuria ng 3 points. Sa round 2 lamang ulit siya ang Luxuria ng 2. Then sa round 3, lamang naman siya si Luxuria ng 3. Then nagaanap ako ng ano eh, ng haymaker. Tapos meron ako nakita sa round 2 ni Luxuria. And then sa round 3 ni Luxuria, yun parang nagpa-convince sa akin na panalo si Luxuria, lalo yung dilik sa lalamunan. And then yung adbeat sa round 2. And then hindi yun yung typical, hindi yun na i-hit, ano eh, parang hindi ko alam kung hindi ba handa masyado si Sir Harlem, pero may mas malalakas pa doon na battle. So nag-expect ako doon, pero yun nga, sa battle na to, lumamang si Luxuria every round, tapos sa mga punchline. Yun, kaya Luxuria. Yun, all 3 rounds binigay ko kay Lux. Siguro round 1, medyo dikit yun, parang nagkapaan pa sila, pero kita naman sa video na mas maraming binigay ng punchline si Lux. Round 2, yun, nagantay ako kay Harlem ng mga bagong iyan. So parang umuulit lang siya ng mga angulo, pero at si Lux, mas magaganda yung pinapakita niya. Parang kada round nila, palakas ng palakas si Lux. Round 3, ganun din. So, yun, all 3 rounds kay Lux. Pero syempre, respeto kay Harlem. Binoto ko si Luxuria. Round 1, punchline count, pares lang sila. Pero yung bigat, may slight edge para kay Lux doon. Tapos round 2, malinaw kay Harlem. Tapos yung round 3, Luxuria. So, 1 and 3, Luxuria. Round 2, Lakas ni Lux kanina, nakuha niya yung momentum niya from her last battle papunta sa laban namin. Sayang lang, wala akong oras pa mag-adjust. Simula na napanood ko yung bagong version 2.0 niya, pero props sa kanya, lakas ng pinakita niya. Kulig na ground 2 ka sa isa buhay. Upset mo si Batas. Same sinabi na ng mga bap, wakit parehas mahaba ang balbas. Parehas may reference game, parehas veteran, so team din ba magiging resulta ng laban natin? Quest, ibahin mo ako, bitch, kung nakalusot ka sa Panginoon, ako yung unholing exact na opposite, parang founder titan form ni Eren Yeager, tapos tatapat mo sa isang Eren Brokovich, kampo ko, mala concentration camp, tunti ay you, magmumukhang osa witch. Yun, putang ina, ang daming ano, daming shit kanya nangyari.
Bumagyo, inubuo, sinupon ako like last minute. Itong araw lang na to ako nagaganto, tapos lumalaban ako kanina. Na feeling ko, tangina, kakaposin ako ng hininga dahil inubo nga ako. Pero pagdating doon sa stage, wala na, hindi ko na naisip yun eh. Kasi ang gusto ko na lang, lumaban hanggang uli, kahit duguan, palag-palag. Siyempre yung mga, parang mga impromptus kanya na balikan namin ni Lem, hindi ko rin in-expect na parang parang bebenta rin siya kasi dahil parang ano, ngayon ko lang siya pinanindigan yung style ko na pag-rebat eh, which is dati hindi ko siya talagang pinapansin. Pero yun, tangina, nalaman ko kaya ko pala. Usapang old school versus new school, hindi na yan matatapos. Pero di porkit bago'y naapakan, pininyagan na sapatos. Wala akong ginamit na gasgas ng engel, hindi para patulan to. Pansin niyo ba walang isla? Di ka naman naging tinik sa lalamunan ko. May palabas kaming EP ngayon ni MC Sabala, title niya 4AM Thoughts. May mga music video nang nakahanda, abangan nyo na lang yung mga music sa page ko sa Facebook, Instagram. Abangan nyo na lang yun, malakas yun. Ayun, subscribe din kayo sa YouTube channel ko, Luxuria Official. Nag-upload ako doon ng mga vlogs, saka mga shits ko kung interesado kayo, pati sa page ko, sa Luxurialism. Ayun, sa lahat ng umasa sa akin sa isang buhay at pumusta, maraming salamat sa inyo. Bawi na lang tayo sa mga ibang laban susunod. Medyo na-drain tayo dahil sa pagsali natin sa mga tournament. Pero bawi tayo sa mga susunod ulit. Ganun pa din. Yes sir, peace. Gusto ko magpasalamat sa mga ilang taong naniniwala, nagsusuporta sa akin sa Flip Top, sa Flip Top Staffs. Siyempre gusto ko mag-shoutout sa Unlock Clothing. Check niyo yung bagong design na inalabas ko doon sa merch ko. Safe House, shop din namin. Sir Phoebus, Netkicks Makati, Tony, Ice, Meyer, Joe Gray, Legit TV PH, Jeram, Reyes Santiago, Sugar Binadas, FRBL, Dahagda, Crown Manila, Hypebeat, Igos Hendrick, Black Manila, Purge Artwear, Pure Organic Brains, Antay Kupal, Capitolio, at Kontrabando. At syempre, sa mga naniniwala at sa di naniniwala, fuck you.